guys, this time, gusto mo naman natin mag-display ng sorry or failed kapag di niya na-meet yung requirements sa 75 patas. Ito yung tinatawag na if-else statement. Let's see what happens. If add tayo dito ng, kung mag-add tayo dito ng else, sabi ng else, and gawa tayo ng sum statement, printf, and display failed. And let's see how it, ano mangyari dito. Try natin yung build and run. And sabi siya, failed, you're done. Dahil sang si done ay hindi na part ni if else statement. Try natin itong gawing pasado. Nagawing natin 100 dahil siya ay may kodigo. At ayun, sabi, congratulations, you're passed. Bali, good tayo dyan. What if gusto nating mag-add ulit dito ng, sabi niya, parang di naman nakakasakit sa damdamin. Sorry, you are pass. You're, hindi na naman tayo dito, you're pass. You are pass. You are failed. Sorry guys, yung grammar ko. Kung meron kayong time, tuturan nyo naman ako sa English. Then, try natin itong save, sorry, your field. At natin to i-build. Okay, parintati. Oy, ano nangyari? Bakit nag-display pa rin si failed? Try natin. Ano ba kailangan natin gawin? Bakit? Tulad din na sinabi ko last time. Ganun din yan. Kung si if, ang pasok lang kay if ay yung isang statement next to him. Ganun din si else, ang magiging part lang ng else ay itong sorry you are. Kaya ito ay hindi na part ng itong line na to, hindi na part ng if else statement. Kung gusto natin siya maging part part ng else, tulad din ng if, enclose natin siya sa curly brace. And we're good. Ito, kahit baba natin o yan, wala tayong problem. Gusto lang natin magtipid ng space and let's see kung ano mangyayari dito. And naayos na yung problem natin na hindi ang si failed magdi-display lang once a failed. Try nga din natin kung magdi-display siya once a failed siya. Pin natin 50 dahil ni isang araw wala siyang pinasok sa eskwelan. And let's say, oy, congratulations, you're passed. 50. Di natin yan. Ito pala yung babaguhin natin. Nalito na naman tayo. Okay. Let's say, yan. Okay tayo dyan. Kanyang 50, hindi siya pumasok. Compare niya, 50 is 50 greater than equal to 75. Hindi yan totoo. False yan, 0. False, 0. Parehas lang yan. Ang gagawin niya ay itong na kay else, which is, gagawin niya yung dalawang statement na to. Yung reprint si sorry o R. Then, reprint niya si failed. And that's all this video. Sa if else statement, next video, tuturo ko naman yung nested if at saka yung mga nested if. Thank you guys.